So guys, for today's video, magta-tiles nga pala tayo ng bahay ngayon. Kung makikita nyo nga guys, ay nakapag-umpisa na tayo ditong magtanggal. Ito po ay may dati ng tiles na nagsituklapan lang. Kaya uulitin po natin ito, tatanggalin po natin yung mga tiles at saka yung mga semento na nakakapit at papalitan po natin ng bago at sisiguraduhin natin guys na mas matibay ito kaysa sa itong naunang ginawa nila. So guys, tour ko muna kayo guys sa pinaggagawa ko dito. Ayan guys, kung makikita nyo dyan, yan po yung dati niyang tiles. Nagsituklapan po yan guys, nagsiangatan po. Pagkaangat po, yung iba natatanggal na guys, kaya sinabi na lang na papalitan na lang po at kakabitan ng bagong tiles. Ganito po ang pinagkabit nila dito sa unang tiles po na ito guys. At ngayon, aayusin po natin guys kasi nagsiangatan na nga. Dito guys, ang gamit ko dito ay sinsil, martilyo, tsaka itong rotary ho natin dito guys kung mapapansin nyo yun. May rotary hammer po tayo dyan na ginagamit. At dito guys ay malapit na nga nating matapos o maubos itong puting at saka itong tiles na kinabit ng naunang gumawa dito guys. Tinanggal ho natin lahat yun guys. Sinigurado natin na flooring lang ang may iwan guys. Lahat ng sementong kasama ng tiles ay tinanggal talaga natin. Mabuti na lamang guys at meron tayong mga gamit dito katulad ng rotary hammer natin. Napakalaking tulong nito guys, lalo na sa mga ganitong gawain. At ayan nga guys, konti na lang at matatanggal na natin lahat yan guys. At dito naman po, natanggal na natin lahat dyan, nalinisan na rin natin. Nahakot na natin lahat ng tiles at saka yung kasama niyang puting. At dito nag-uumpisa na tayong maglatag ng tiles. Kung mapapansin nyo po, na dito po tayo nag-umpisa sa may pinto para makuha po natin ang eskwala ng bahay. Kaya dito ko po kinuha ang eskwala guys. Sinigurado po kasi natin dito na sa dulo-dulo o yung sa mga kanto, yung tinatawag nilang mga siruho ay medyo malapad ang gagawin nating siruho guys. Kasi pag medyo maiiksi ang siruho natin ay mas prone po yun sa basag habang ikinakabit natin. Sa experience ko lang po bilang pag magkakating ay kailangan mas doble ingat sapagkat kapag maiksi ang siruho natin. At syempre dito tayo guys mag-uumpisa sa pinto. At isa pa guys, kaya po sa pinto tayo nag-umpisa para sigurado tayo na ang level ng pinto ay tamang-tama na sa level ng tiles. Kasi dahil nga may pinto na ito na nauna, kailangan tayo ang susunod sa pinto guys. Kailangan nating sundan yung pinto, kung hindi ay malaking problema ito pag naikabit na natin at hindi natin maigalaw ang pinto. At ito naman ang ating halo guys. Ang mix ratio ng ating semento at saka ng tile adhesive guys ay 1:1. Ang nilalagay ko dito sa ating tiles ay purong adhesive po ito. Ang spacer natin guys ay pako lamang. Tamang-tama na po ito para sa ating space. Kailangan po natin ng spacer guys para makatiyak tayo na mas malayo ang mga tiles sa bawat isa at hindi sila mag-uumpugan gaya ng nangyari sa naunang tiles nito. Ang sukat po ng pakong ginamit po natin ay D2. Saka po natin pupukpukin ng rubber mallet guys para siguradong kumapit ng husto ang tiles natin dun sa ating semento. At ayan na nga po guys, nakatapos na po tayo dyan ng ilang piraso. Kung makikita nyo po dyan guys, saktong-sakto po yung D2 po natin na pako. At sinigurado po natin na ito ay nakalevel. Gumamit po syempre tayo dyan ng level bar guys, para makasigurado tayo na pantay ang lapag ng ating tiles. At kung mapapansin nyo guys, dapat ang magkatabing tiles ay hindi nagbabanggaan. Dapat ang dalawang magkatabing tiles at pantay lamang. Walang nakaangat ang isa at ang isa ay malalim. Ayan po guys, pantay po yan guys. At yung spacing nila tamang-tama lang po para po sa ating grout. At ang pinto guys ay nakasukat na po yan guys. Sinigurado natin na hindi babangga ang pinto.
At dito naman guys ay sa loob na tayo naghalo dahil masyadong malayo pag sa labas pa tayo maghahalo. Sa isang sakong semento ay isang sakong tile adhesive guys ang ginamit natin. Tapos yung isang halo naman, ito po ay purong tile adhesive. Ito po ay nilalagay natin sa likod ng ating tiles para makasigurado tayo nakapit-nakapit ang tiles. At ayan nga guys, medyo nakakarami na tayo dito. At kung mapapansin nyo guys, hindi muna natin inalis ng tuluyan yung mga plastic cover ng tiles para hindi naman masyadong madumihan ng ating tiles na kinakabit. Ayan na nga guys, nakakarami na tayo dito ng nailalapat na tiles. At nailapag na natin lahat guys, pati ang mga siroho, at nagga-grout na po tayo dito. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan po yung grout po natin. At sandali na lamang po ay ito ay matatapos na at mapupunasan na natin. Ito nga po guys ang sinasabi ko sa kanyang mga siroho. Medyo malapad po ang pinagkuha natin sa kanyang mga siroho para hindi tayo mabasagan upon installation natin guys. Kasi kung medyo maiksi po ang ating siroho ay habang ikinakabit po natin ito ay mas lapitin po ito ng pagkabasag guys. Ayan po guys, ito po ang kabuuan po ng ating ginagawa. At sa wakas, dito naman po ay natapos na po natin. May mga konting dumi na lamang po sa gilid-gilid ng pader at pupunasan na lang po yan. Pero overall guys, tapos na po natin lahat linisan. Kung makikita nyo po dito, ayan na po at nagkakapag-grout na po tayo. Kung mapapansin nyo po dyan ang mga pagitan, halos tamang-tama lang po sa ating grout. At ito po ang kabuuan ng ating ginawang tiles for today's video. Kung makikita nyo po ay lilinisan na lamang po itong ating trinabaho guys. Pasensya na po kayo at ito po ay tinitirahan na po, kaya dito na po yung ibang gamit nila. At nililipat-lipat ko lamang habang ako'y gumagawa. Ayan ho guys, ito po yung kabuuan ng ating ginawa. Sana nakatulong ang video na ito guys. Hanggang sa susunod po nating mga trabaho at kita-kita po ulit tayo. Maraming salamat po sa suporta.